Ika-42 kabanata. Sinabi ni Job sa Panginoon, "Alam ko pong magagawa niyo ang lahat ng bagay, at walang sino mang makapipigil sa inyo. Ako po'y tinanong niyo kung bakit ako nag-aalinlangan sa inyong karunungan, gayong wala naman akong nalalaman. Totoo pong nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naiintindihan, at mga bagay na hindi ko lubos maunawaan. Nakipag-usap po kayo sa akin at sinabi niyong makinig ako sa inyo at sagutin ko ang mga tanong ninyo. Noon ay naririnig ko lang po sa iba ang tungkol sa inyo. Pero ngayon ay nakita ko na kayo. Kaya ako ay nahihiya sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo. Ako po ngayon ay nagsisisi sa pamamagitan ng pag-upo sa abo at alikabok." Ang katapusan. Pagkatapos sabihin ng Panginoon kay Job ang mga bagay na ito, sinabi niya kay Eliphaz na taga-Teman, "Galit ako sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, dahil hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod. Kaya ngayon kumuha kayo ng 7 toro at 7 lalaking tupa, at dalhin ninyo kay Job, at ialay ninyo sa akin bilang handog na sinusunog para sa inyong sarili. Si Job ay mananalangin para sa inyo, at sasagutin ko ang kanyang panalangin, at hindi ko kayo parurusahan ng nararapat sa inyong kamangmangan. Hindi nga ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod." Kaya ginawa ni na Eliphaz na taga-Teman, Bildad na taga-Shuwa, at Zophar na taga-Naama ang iniutos ng Panginoon sa kanila. At sinagot ng Panginoon ang dalangin ni Job. Pagkatapos maipanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, muli siyang pinaunlad ng Panginoon at dinoble pa niya ang dating kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid niya at mga kaibigan noon ay nagpunta sa kanya at nagsalo-salo sila sa kanyang bahay. Inaliw nila si Job sa kahirapang pinasapit sa kanya ng Panginoon, at bawat isa sa kanila'y nagbigay kay Job ng pera at gintong singsing. Sa gayoy lalong pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job nang higit pa kaysa sa dati. Binigyan siya ng Panginoon ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pares ng baka, at 1,000 babaeng asno. Binigyan din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang panganay niyang babae ay si Jemima. Ang pangalawa ay si Kezia. At ang pangatlo ay si Keren Hapok. Walang babaeng mas gaganda pa kaysa sa kanila sa buong lupain. Binigyan sila ni Job ng mana katulad ng kanilang mga kapatid na lalaki. Pagkatapos nito'y nabuhay pa si Job ng 140 taon. Nakita pa niya ang kanyang mga apo hanggang sa 4th na salinlahi. Matandang matanda na si Job nang siya ay namatay.